Tumiwalag kayo sa kaawa ni Kristo. Sino yung mga kaawa ni Kristo? Yung sumusunod sa kanyang sinabi. Mercedes-Benz ang pinapakilala niyo sa labas. Isang allegory to. Pagkatapos sa sunod, isusupala kayo. Ibang makina kayo. Di ba nakakapanlin lang kayo? Makikilala mo ang isang tunay sa kanyang itinuturo. Anong tinuturo ninyo? Di ba nagsasamba kayo ng ribulto? Di ba gumagawa kayo ng mga inukit na larawan? Yan ba itinuro ni Kristo? Yan ba salangsang sa mga salita ng Diyos? Salangsang, pero hinawakan ninyong Biblia, pero hindi yung sinusunod. Di ba peke kayo? Yan, ang tira ni Pastor Apollo Kibuloy. Peke daw ang simbahang Katoliko dahil may mga ribulto. Pero, alam nyo ba, ano ang nakasulat sa Biblia kaugnay sa mga huwad na mga ngaral? Tingnan niyo sa ikalawang Pedro, kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 3. Yun. Sinasabi diyan na sa kanilang kasakiman, lelenlangin kayo sa pamamagitan ng mga kanilang aral na kathang isip lamang. At ang mga mangaral daw na piki ay mamimera sa mga miyembro nila. Sino ba ang grabe sa pamimera? Pakinggan natin ha. Magugulat kayo sa pahayag niya. Mga yawa mong dagko, sa akong gibati karong ngayon yung gitaya, isa kamali sa usa ka grupo diha, makulangan ang atong goal. Ako ang malubagana. Ako'y mutubagana. Ako ang nakataya. Nakataya ang akong pangalan. Nakapirma ko ang mga cheque. Nakapirma ko sa bangko. Asa ko ninyo ibutang, kadelikado sa ang kapabugat, imbis na mutabang sa grupo, imbis mag-igusa sa grupo, sila na hinuon ang nahimo mga babag sa grupo. Ang akong bibati karon, dili lang na ko, dili ko niyo makitas na wong. Pero kamong duha, amot na kayo bandabiri, pero kining duha, kining Judith ada sa kanin yung himo, dapat iurong na kagabi iba, dapat patay na kakaroon sa physical ba? Ikaw? Grabe, grabe itong pagmumura ni Pastor Apollo Kibuloy. Sino yung mga kaawa ni Kristo? Yung sumusunod sa kanyang sinabi. Mercedes-Benz ang pinapakilala niyo sa labas. Isang allegory to. Pagkatapos sa sunod, isusupala kayo. Ibang makina kayo. Di ba nakakapanlin lang kayo? Makikilala mo ang isang tunay sa kanyang itinuturo. Anong tinuturo ninyo? Di ba nagsasamba kayo ng ribulto? Di ba gumagawa kayo ng mga inukit na larawan? Yan ba itinuro ni Kristo? Yan ba salangsang sa mga salita ng Diyos? Salangsang, pero hinahawakan ninyong Biblia, pero hindi yung sinusunod. Di ba peke kayo? Kung ang simbahang Katoliko ay piki, dapat si Pastor Apollo Kibuloy dito, kaniyang sinabi, kung piki ang simbahang Katoliko, sino ang tao na nagtatag sa simbahang Katoliko kung hindi ang ating Panginoon Jesucristo? Dahil ang lahat ng mga siktang lumitaw ngayon sa ating panahon, alam niyo naman na merong sariling mga tagapagtatag. Kahit na yung siktang inaniba ni Pastor Apollo, yung tinatag ni Pastor Apollo Kibuloy, siya mismo ang nagtatag niyan. Ano ang sinabi dito sa banal na kasulatan sa ikalawang Pedro, kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 3, mga huwad na guro. Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na huwad na mga guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubo sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. At marami silang mahihikayat na susunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan sa kanilang kasakiman. Lilinlangin nila kayo
sa pamamagitan ng kanilang aral, nakathang isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi matutulog. Delikado pala mga mahal na kapatid. Kaya magsuri. Mabuti. Di ko naisip na kaya pala itong sabihin ni Pastor Apollo Kibuloy sa kaniyang mga miyembro na hindi makaabot sa kuta. Grabe, sa di makaunawa ng Cebuano, isasali natin. Grabe itong pangmumura na to. Mga yawa mong dagko, sa akong gibati karong ngayon ang gitaya, isa kamali sa usa ka grupo diha, makulangan ang atong goal. Ako ang malubagana. Ako'y malubagana. Ako ang nakataya. Nakataya ang akong pangalan. Nakapirma ko ang mga cheque. Nakapirma ko sa bangko. Asa ko ninyo ibutang, kadelikado sa ang kapamugat, imbis na mutabang sa grupo, imbis mag-iusa sa grupo, sila na hinoon ang nahimo mga babag sa grupo. Ang akong gibati karon, dili lang nako, dili ko niyo makita sa nawong. Pero kamong duha, amot na payuban na diri, pero kining duha, kining judit ada sa kanilang himo, dapat iurong na kagabi iba, dapat patay na kakaroon sa physical ba? Ikaw mo. Grabe, grabe talaga, no? Sa mga di makaunawa, mga kapatid, sandali muna. mamaya lang Father, ha? Sasagutin kita mamaya, Father. Sorry Father. Di pa kita masagot ngayon. Oh, sa mga kapatid natin na sa mga kapatid natin na sumusubaybay, yung tira una ni Pastor Apollo Kibuloy na piki ang simbahang Katoliko dahil gumagawa ng imahe ng mga santo. Una, di ba alam ni Pastor Apollo Kibuloy na sa official na pag-aaral, lalo na sa mga Bible scholars, na hindi lahat na mga imahin sa Biblia ay Diyos-Diyosan. Sa Harper's Bible Dictionary nga, eto mabasa natin sa 567 na pahina, all idols are images but not all religious images are idols. So hindi lahat sa Biblia Diyos-Diyosan. Merong ipinagbabawal sa Biblia na mga imahin. Yon ay imahin na mga Diyos-Diyosan. Halimbawa, yung palaging ginagamit nila sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Pero ang tanong, lahat na ba na imahin ay Diyos-Diyosan? Hindi. Dahil imposible naman kundi nabasa ni Pastor Kibuloy ito. Gumawa ka ng luklukan ng awa na yari sa purong ginto. Ang haba nito'y 1.1 metro at 1.1 metro at 0.7 metro naman ang luwang. Lalagyan mo ng dalawang kerubing ginto ang dalawang dulo nito. See? Napakalinaw. Lalagyan mo ng dalawang ginto. So ibig sabihin, hindi lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyosan. At kung siya ay appointed son of God, dapat alam niya ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko bako niya tutuligsain. Ito ang aral ng simbahang Katoliko. We do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. Oh, yun ang mabasa. Opisyal yan na toro ng simbahang Katoliko. Diyan ba sa Biblia, lahat ba na larawan ay ipinagbabawal? Alam kaya ni Pastor Apollo Kibuloy na kahit sa Protestant na salin, the Living Bible, may larawan ng ating Panginoong Hesukristo na itinaas ni San Pablo. Galatians chapter 3 verse 1. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you?
and cast an evil spell upon you. For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. See? Ano daw? With a picture on it of Christ dying on the cross. Ginamit natin yan, hindi yan salin ng Katoliko, salin yan ng mga Protestante. Dahil gusto nila letra por letra na mabasa. Pero, kung tingnan din natin ang propesya ni San ni Isaias, Isaias Kapitulo 56:5, then I will set up a monument in the area of my temple. Their names will be written on it. That will be better for them having sons and daughters. So I will set up a monument in the area of my temple. Napansin niyo ba mga kapatid, ang terra ni Pastor Apollo Kibuloy, larawan, sign of the cross, yung kaugnay sa purgatorio, yung kaugnay sa Holy Trinity, dahil hindi siya maniniwala sa Holy Trinity. Pero sino po ba ang natatamaan sa ikalawang Pedro na ating binasa mga kapatid? Di ba? So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid. Follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inanyayahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dennis Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid. Si iba yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo itong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Ecclesia.